Pag-uusapan po natin ngayon kung ano ang mga pinagbabawal at hindi pinagbabawal ni Dr. Si Rizal. So, ang una po na ipinagbabawal ni Dr. Si Rizal ay matatagpuan sa paragraph 14. Ano po? So, ito po yung paragraph 14. Ang binabawal niya ay tawagin mo si Dr. Si Rizal na isang banyaga, na kapwa banyaga nung kanyang banyagang kaibigan. Ano pa? Ipinagbabawal ni Dr. Si Rizal na yung banyaga ay tatawagin mong hindi nilalang ng Diyos. So, si Dr. Si Rizal at yung banyaga ay kapwa nilalang ng Diyos. So, pag sinabing banyaga, yan po ay nagmula sa ibang lahi. At nagmula yan sa ibang bansa. Ano po? So, ganun po yan. So, ano po ang sunod pang pwedeng sabihin natin na bawal? Bawal po sa foreigner ang patayin ang mga kaibigan ni Dr. Si Rizal na foreigner dito sa ating bansa. At makatuwid, bawal ang komunista, bawal ang Moro, bawal ang mga Kristiyanong pumapatay ng kapwa nila, tao. Ano pa ang pinagbabawal ng Diyos ni Dr. Si Rizal? Bawal mo daw pong gawing alipin yung Diyos. Bawal daw pong patayin mo yung Diyos. Bawal daw pong gipitin mo yung Diyos. Meron po bang tao na gustong palitan yung Diyos? Gustong patayin yung Diyos? Meron po. Ayan po. Sabi po nila, sila yung founding father ng Pilipinas. At gusto daw nilang patayin yung mga hadlang para maitayo yung sinasabi nilang New China. So, yun po yan, ano? So, ano pa binabawal ni Dr. Si Rizal? Ang bawal kay Dr. Si Rizal ay gamitin mo yung kanyang dugo sa pagpatay ng mga Pilipino. Dahil sinabi po ni Dr. Si Rizal sa paragraph 5, ito po yung paragraph 5, na namatay si Jose Rizal hindi para kuhain yung buhay ng kanyang kaibigang banyaga, ni ang buhay ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga kababata, ng kanyang mga magulang, mga kapatid na babae at lalaki, sapagkat sila daw ay bahagi ng kanyang kaluluwa. Ano po ang pinagbabawal pa ni Dr. Si Rizal? Bawal po kay Dr. Si Rizal tawagin mo ang Pilipinas na bayan para ito ay
paglaruan ng mga inchik upang gawing probinsya or state ng bansang China. Bawal mo din pong sabihin na ang founding father ng Pilipinas ay hindi yung Diyos. Ano po ba yung bawal? Yung mga pananampalatayang pumapatay. So ano po yung pananampalatayang pumapatay? Yan po ay yung mga ideology o religious belief na hindi kailanman nag-exist. Kapagkat ang Diyos po ay walang reliyon, wala po siyang piniling denomination or tribo. Sapagkat nilalang niya ang lahat ng tao bilang kanyang anak at nagmula lahat ng tao ay sa kanya. Kaya nga po sinabi niya, and God created man according to his own image, according to his own likeness. Ganun po yan. So hindi po natin pwedeng tawagin na isang bansa lang sa buong mundo ang pinanggalingan ng mga anak ng Diyos. Hindi po pwedeng tawagin ng China na sila ang founding father ng Diyos ni Dr. si Rizal. Ang Diyos po ni Rizal ay nabubuhay sa kanyang sariling kaluluwa. Ganon din po yung mga tao. Galing din po sila sa Diyos at yung kaluluwa nila o yung breath of life nila hindi pwedeng kamkamin ng isang tao. Ano po? So, hindi po pinagbabawal ni Dr. si Rizal ang ROTC. No? Hindi po pinagbabawal ni Dr. si Rizal na pumatay ng mga mananakop. Hindi po binabawal ng Diyos na pumatay ng mga magtatangkang sirain ang kaharian ng Diyos. Ginawa na po ng Diyos yan nung nilunod ng Diyos yung mga masasamang tao. Mababasa niyo po yan doon sa history ng kasaysayan ni Noah. Dapat na ipinagtanggol po ng Diyos ang buong mundo para mawala ang mga masasama. So, ganun doon po ang sinasabi ni Dr. si Rizal. In field of battle, deliriously fighting, other give you their lives. Bibigay daw ng mga Pilipino ang kanilang buhay para sa kanilang bansa na walang pagsisisi o walang pag-alinlangan. Saan man daanin ang digmaan, dahil yun ang kanilang inihiling, magkaroon ng sariling bansa at magkaroon ng sariling tahanan ng kanyang lahi. Kailanman po hindi tinawag ni Dr. si Rizal na ang dugo ng dayuhan ay gawing bansa. Wala pong dugo si Dr. si Rizal na tinawag niyang bansa. Ang tinawag po niyang buhay ng ating bansa ay ang katubigan. Katubigan na dumidilig ng mga halaman, nabubuhay ng mga isda, nabubuhay ng mga tao, at mga halamang umaasa sa tubig. Hindi po dugo ang pinahalaga ni Dr. si Rizal, kundi ang karagatan. Ang karagatan na kung saan nilagay ng Diyos ang kasaysayan ng bansang Pilipinas na tulad sa isang perlas. At hindi lang nilagay, basta nilagay ng Diyos ni Dr. si Rizal ang Pilipinas sa karagatan ng malayong silangan. Kundi nilagay po ito sa kataas-taasan, sa pinakang mataas, kung saan doon pinupuri ang Diyos sa kaitaasan. Kaya po sinabi ni Dr. si Rizal, ang bansa natin ay isang kayamanang nasa rehiyon ng araw
upang sa rehiyon ng araw purihin natin ang Diyos sa bansang Pilipinas. Na ang bansang Pilipinas, ayon kay Dr. si Rizal, ay hindi pinamamahayan ng mga alipin, ng mga mamamatay tao, ng oppressors, mga sinungaling, mga land grabber, mga magnanakaw ng human identity upang burahin ang civilizations ng mga Pilipino. Hindi po nabuhay si Dr. si Rizal sa kanyang dugo upang burahin ang kasaysayan ng dugo ng Pilipino. Sapagkat sinasabi niya, hindi galing sa tao ang kanyang dugo, hindi galing ang hininga ng kanyang pagkatao sa kapwa-tao. Sinabi po niya ito na ito'y nagmula ay sa Diyos. Wala po siyang inasahan na ibang dayuhan upang tawagin ang mga dayuhan na pumasok sa Sea of the Orient at magdala ng shabu muli mula dyan sa Fujian, China. At tumawag sa Fujian, China na dagdagan ang mga drug lords, ang mga mamamatay tao, ang mga plunderers, ang mga money launderers, ang mga magnanakaw ng tax, mga lupain, mga land titles. Lahat po ibinawal ni Dr. si Rizal. Di po siya nanalangin upang tawagin ang mga dayuhan mula sa China. Upang bigyan ng kaguluhan ang bansang Pilipinas. Kanya pong sinabi na hayaan ang buwan ay makita siya sa isang mapayapang gabi at liwanag na mabuti sa ating pakiramdam. Hayaan daw na maraming sinag ng araw ay ibigay ng bukang diwayway. Hayaan ang hangin ay umihip ng banayad na tunog sa ating mga tainga. At hayaan na ang ibon ay magpahinga sa kanyang cross at umawit ito sa kapayapaan ng kanyang pamamahinga. Binawal ni Dr. si Rizal na hiyain at ilagay ang ating bansa kapiling ng mga makasalanan at mga manluloko. Wala siyang ibang pinangarap kung hindi ang Pilipinas ay magkaroon ng punong-puno na buhay at hindi punong-puno ng mga patay. Wala siyang ibang hinangad kundi makita lang sa isang araw ang hiyas ng karagatan sa malayong silangan. Hindi umawit ang ating bayaning si Rizal upang sabihin sa ating mga libingan na hayaan itong tanggalin ng mga pinuno ng kadiliman upang ang ating mga patay ay palitan ng kanilang mga bangkay. Bangkay na kanilang ginamit sa pagpatay ng mga Pilipino. At ang mga mamamatay tao na dayuhang inchik ay sabihin
bayani sa pagsupil ng ating kasaysayan, sa ating kasaysayan, sa ating pagkatao at pagkakakilalnan. Huwag ang balain, sabi ni Dr. si Rizal, ang aming pamamahinga, kundi umawit para sa minamahal nating bansa. Hindi siya nanalangin sa mga dayuhan upang patayin ang mga taong kawaawa at mahihirap. Hindi siya nanalangin upang ang mga Pilipino ay ilagay sa kahirapan, ilagay sa ilalim ng mga birdugo, mamamatay tao at sumisira ng kaluluwa ng kanilang kapwa-tao. Hindi siya nanalangin upang ang mga mahihirap na ina ay tanggalan ng kanilang mga ama, tanggalan ng kanilang mga kapatid at tatayin ang kanilang mga asawa upang bigyan sila ng kapighatian at umiyak ng walang hanggan sa gitna ng kadiliman at kapighatian. Hindi nanalangin ni hindi naghangad, hindi nanumpa ang ating pambansang bayani na maging ulila at maging mga balo ang mga babae sa kanilang mga asawa na tanging lamang nabibigay ng buhay para sa kanilang pamilya. Hindi siya nanalangin ni naghangad na mabilanggo ang maraming mga Pilipino upang sa loob na bilungguan ay pagbintangan na sila ay mamamatay tao at hindi makalaya sa bilangguang yun. At kanyang sinabi, manalangin kayo sa inyong sarili. Pray that your final redemption, you'll see. Yan po ang kanyang sinasabi. Wala po siyang sinabi na masama laban sa mga Pilipino, kundi ang makitang mga tao sa Pilipinas ay magmahalan at magdalanginan sa isa't isa at makilala kung sino talaga ang totoong masama, ang totoong salot sa bansang Pilipinas. Wala po si Dr. si Rizal pinag-alayan ng kanyang dugo. Hindi po binigay ni Dr. si Rizal ang kanyang dugo. Sa sino mang dayuhan. Kaya walang katotohanan na ang dugo niya ay napunta sa ibang bansa. Wala pong katotohanan na ang dugo ay hiniram niya sa isang dayuhan. Sapagkat kanya sinasabi na ang kanyang dugo ay galing sa kanyang bansa. Wala pong kasaysayan na ang Eden ay ginawa ng dayuhan at ang dayuhan ang pinagmulan ng dugo at hindi ang Diyos. Sinasabi po ng ating mabansang bayani na ang kalupaan ng Pilipinas ay nilalang lamang ng Diyos na naghahari sa kalangitan, sa kalupaan at katubigan man. At wala siyang pinagbigyan na inchik ng kanyang dugo. Sabi niya,
ibinigay lamang niya sa kanyang bansa at para lamang sa kanyang bansa ang kanyang dugo, ang kanyang buhay, ang kanyang hininga, ang kanyang huling salita at pamamaalam. Sinuko lamang ni Dr. Sirsal ang kanyang last breath of life para sa bansang Pilipinas. Wala pong kinalaman ang mga dayuhang intsik sa pagsuko ni Dr. Sirsal sa kanyang bansang Pilipinas. Kanya pong pinapaliwanag na kung banyaga ka man at hindi ka naging kaibigan, hindi ka naging kagalakan sa bansang Pilipinas, ay dapat lumayas ka, umalis ka sa bansa ng Diyos. Sa madalit sabi, ang sinasabi ni Dr. Si Rizal, wala siyang ibang kaibigan kung hindi ang mga banyaga na naniniwala na ang Pilipinas ay hindi pinag-aharian ng Fujian Dynasty. Wala pong Fujian Dynasty na siya lamang ang nag-aahari sa loob ng 123 years simula nang siya ipatay. Wala pong Fujian Dynasty at Spanish Dynasty na pwedeng maghari sa bansang Pilipinas sa loob ng 500 years. Wala pong Diyos na pwedeng alipinin ng intsik. Wala pong Diyos si Dr. Si Rizal na pwedeng sakupin ng Kastila. Kapagkat sinasabi ni Dr. Si Rizal na ang Diyos ng langit at ng lupa ang kanyang pinagmulan, ang kanyang pagkatao, at ang kanyang kaluluwa at ang kanyang hininga ng buhay ay nagmula lamang ay sa Diyos. At hindi si Dr. Si Rizal nanalig ni tumawag ng dayuhan upang ang Pilipinas ay gawing bansa. Hindi tumawag si Dr. Si Rizal ng dayuhan upang ang Pilipinas ay gawing bayan ng bansang China upang itatag ang kanilang kasinungalingan na sila ang lumikha ng mga tao dito sa Pilipinas kasama ang Diyos at ang banyagang kaibigan ni Dr. Si Rizal. Hindi nangharap si Dr. Si Rizal na makita ang China na nasa gitna ng malayong silangan. Kahit isang araw, hindi siya nangarap ni naginip na makita ang mga mananakop sapagkat ang inihingi ni Dr. Si Rizal at ng kanyang mga kasama ng mga katipunero ay magkaroon ng bansa at sariling tahanan ng ating lahi, ng Pilipinong lahi sa kalangitan upang makapanahan ang Pilipino sa kalangitan na walang ibang sinasamba kung hindi ang nag-iisang Diyos lamang. At hindi pwedeng sambahin ng mga Pilipino magpasawalang hanggan ang mga mamamatay tao na si General Yepe at ang mga taong nagnakaw ng dugo ni Dr. Si Rizal upang itatag ang New China upang palitan nila ang kaharian ng tao sa ibabaw ng lupang ito sa region of the sun. Maraming salamat po.